What's up guys? Ritaso here, nagbabalik. Panibagong vlog na naman sa araw na to. At yun nga, ang topic natin ngayon ay yung about nga sa previous video ko, kasi po meron tayong mali doon. At sa video na to ay i-correct natin yung pagkakamali natin. Pasensya na guys, at baguhan lang tayo sa larangan ng pagbibisikleta. Dahil sa meron tayong mali doon, sorry na po mga karitaso. Hindi tayo nag-research, na akala ko ay basta na lang natin ikakabit yung chain ring. Yun pala, may tamang orientation doon para maramdaman natin yung benepisyo ng oval chain ring. So yun nga guys, ang tamang pagkabit pala niyan ay ganito yun guys. Ipipesto nyo yung crank arm nyo ng pa-horizontal, at yung oblong part ng chainring na yon ay dapat naka 11 o'clock siya, para hindi na kayo mahirapan sa pagkabit at pagpesto sa tamang posisyon nitong ating oval chainring. Kung mapapansin nyo guys, yung dikas na oval chainring ko ay merong marka po yun. At yung marka na yun, yun po yung itatapat nyo po sa crank arm para mas mabilis ikabit at hindi na kayo mag-iisip ng kung paano ipresto yung oblong part ng chainring na yon. So yun guys, ipapaliwanag natin kung ano talaga ang benepisyo ng oval chainring. Kasi yung benepisyo talaga dyan ay para sa rider, para hindi masyadong laspag sa mga part na paahod. Dyan po tayo tutulungan ng chainring, kasi po ganito po yun guys. Kasi di ba oval siya. Once na sa pagpadyak mo, natapat yung oblong na part, parang katumbas nun ay malaking chainring. Kasi maliit na chainring, magaan ipadyak. Malaking chainring, mahirap ipadyak. So, dahil sa oblong siya, pag natapat yun sa oblong part, ang katumbas nun ay nasa malaki kang ring. Kaya, once na nandun ka po sa part na yun, ang mangyayari ay yung pesto ng paa mo, belo kang pumadyak. At pag wala ka naman belong pumadyak, natatapat naman dun sa hindi oblong na part. So ito guys yung part na posisyon ng paa na mahirap ipadyak, lalo na sa mga paahon. So kung mapapansin nyo guys, yung chainring niya ay ang katumbas ay nasa maliit siyang ring. So sa part na to, hindi kayo mahihirapan sa pagpadyak. Less effort sa rider, hindi masyadong mahirapan sa pagpadyak, lalo na sa mga paahon na parte or kalsada. By the way guys, ako nga pala si Ritaso, at kung bago pa lang kayo sa channel na to, i-consider nyo pong mag-subscribe, like, at syempre kung okay lang sa inyo, share nyo na din. At hindi lang yon, para masaya, huwag nyo pong i-skip yung ads. At yun nga guys, since learning is a continuous process, yun, hindi tayo titigil sa paggagawa ng mga katulad ng mga video na sama-sama tayong mag-aral at matuto. So that's about it guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ritaso here, signing out and peace!